Hello! So today, another learning is coming up. I am Teacher G and you are at icanlearn YouTube channel. So in this video, I will share regarding PRC ID renewal. So if you want to learn, stay tuned and don't forget to like, share, and subscribe. Hit the subscribe button so that you will learn again for the coming educational uploads. And thank you so much. Alright. So, good day po sa iyo. Thank you. At narito ka sa aking channel. Dahil alam ko na magre-renew ka rin po ng iyong license or PRC ID. Malamang 2019 pa ang iyong ID. Kaya naman, after 3 years, which is yun, ngayong ika-2022, since magbe-birthday na tayo ngayong 2022, at kumuha tayo ng license ng 2019, malamang mag-3 years na po yan. Kaya re-renew na po tayo. So, 3 years lang po ang validity ng ating license or PRC ID. Kaya naman, naglalaro na naman sa ating mga isipan how to renew, how much, how many days before we can claim the ID, and what is the mode of payment. Alright, alamin po natin sa pagpapatuloy ng ating video. Ayan, punta lang po tayo sa ating browser, which is the Google Chrome. And type lang po natin sa ating search engine ang www.prc.gov.ph. Okay, lalabas po ito. Click lang po natin si Leris or L-E-R-I-S. And then, magpa-pop up po ang CPD notice. Ayan, pwede pa rin naman po tayong sinasabi po dito, pwede pa rin po tayong kumuha ng ating or mag-renew ng ating license kahit na wala tayong CPD units. Pero make sure po gagawa po tayo ng undertaking na sa susunod next time na pagkuha natin ay mayroon na. So, okay lang po natin yan. And then, ayan. Kung hindi pa po tayo sure sa mga procedure, pwede po natin basahin ito. Click. Ayan, yung may kulay blue na link. And then, so, pag okay na po tayo, close lang po natin yan. And then, ayan, magsa-sign in na po tayo. Sign in. And then, type lang po natin ang ating email address sa PRC and then ang ating password na ginagamit. And then, click po, I'm not a robot. And then, sign in. By this time, ito na po ang lalabas. So, click lang po natin ang OK. Ayan, and then select transaction. Ito na po ang lilitaw, renewal. Oh, piliin po natin ang renewal. And then, pagka-click po natin yan, may lalabas na fill up pa natin, which is, ano yung ating profession, pipiliin lang po natin, and then click proceed. Okay. And then, lilitaw na po ito. So, basahin lang po natin yan. Do you want to avail of the delivery service or shipping service? Yan. Tapos po sinasabi dyan na 7 days po dapat ay makabayad po kayo ng delivery fee. And then ang gagamitin po ay credit card or Visa or MasterCard. Ayan. And ang delivery service po ay available lamang sa NCR, sa CAR region, region 1, region 3, region 4A, 4B, region 5, and region 10.
Yan. So, select lang po natin ang ating preferred PRC regional office kung saan tayo malapit. And then, yan. Pag na-select na po natin, lalabas na po itong transaction details. Na kung saan nakalagay dyan yung purpose, professional ID renewal, amount which is 450 since 1 month pa bago tayo mag-expire, almost 1 month, ayan, 450. And then nakalagay din po diyan ang branch kung saan natin makiklaim. By the way, hindi lang po dito nagtatapos ang ating pagkuha ng PRC license. Pagkatapos po nito, ayan, may bibigay po silang date and time kung kailan natin makiklaim. Sa pag-claim, pupunta po tayo sa branch na nakalagay dito. Dahil hindi po tayo nagpili ng delivery service. So, yan. So, March 16 pa natin makukuha since February 1 ako nag-online transaction. Ayan. So, almost 1.5 months before makuha ang ating renew license. So, that's why mas maigi na rin po na hanggat hindi pa tayo nag-birthday, which is yun yung ating expiration, ay kumuha na po tayo agad bago pa ma-expire ang ating lisensya na kailangan natin sa ating practice, sa ating pagpa-practice ng ating mga profession. Okay, so yan po yung kaputol noong nito. Ayan, kaputol po yan sa baba. Kalagay na dito yung iyong fee. Ayan, yung validity. So, 2025 ang validity. Kapag kumuha tayo ngayon, 2022. Alright, so 450 po. Ayan. After that, next lang po natin at magpa-pop up na po kung saan tayo pwedeng mag-pay ng 450. Ayan. So, pili lang po tayo dyan kung anong available natin. Pwede na ngayon na GCash. Dati walang GCash. Dati PayMaya lang. Land Bank at P. Ang PRC dati wala rin. 2021. So, ngayon mayroon na. So, ayan. Mas convenient na ngayon ang pagbabayad. Ayan, pili lang po tayo. So, sa akin, ang pili ko ay GCash. So, hindi ko na po mapapakita sa inyo yung pagbabayad ko pag transact ko sa GCash. After po nun, babalik po tayo dito and then submit transaction at may ibibigay sa atin ang PRC na kung saan nakadetail doon itong detail transaction. Okay, ayan. Naka-detail sa atin ito. Which is yun ang ating ipapakita sa PRC sa March 16 sa pag-claim natin ng ating bagong ID. Ayan. So, sana po ay may natutunan kayo. Kung meron, paki-like na rin. Paki-share sa mga mag-re-renew, sa mga nagtatanong kung paano, and then kung hindi ka pa po naka-subscribe, libreng-libre po na mag-subscribe. Salamat!